Ang isda ay isang kumpletong pagkain na nagbibigay ng protina ng mataas na biological value at essential fatty acids at kakaunting calories. Kilala din ito bilang bodybuilding o grow foods. Hindi matatawaran ang kakayahan nito ng malaking pakinabang sa tao, lalong-lalo na ang dulot na sarap sa panlasa natin sa hapagkainan. Ang bansang India ang pangunahing supplier ng isda sa daigdig at mayroon lamang iton 7,516.6 kilometers na coastline, kumpara sa Pilipinas na may kabuuang 36,289 kilometers, hamak na malawak ng 5 beses sa India. Ano ang dahilan bakit kukunti o paubos na ang mga pinagkukunan natin ng isda? Mga kaibigan, samahan ninyo ako sa munting pagsasaliksik na ito. Tara! Dati, kahit sang ilog, kanal o batis, ay makakahuli tayo ng sariwang isda. Noon yan. Ngayon, etong hitsura ng karamihan sa ating mga ilog at kanal. Kabi-kabila ang effort ng pamahalaan, lalo na ang DENR, DPWH at Department of Tourism sa pagpapaayos at pagliligis ng mga estero, ilog at ng Manila Bay. Mabilis naman ang aksyon at resulta dahil marami pa rin sa atin ang nakikiisa, nakikilahok at sumusuporta. Halos lahat ng estero ay napaganda at malinis na, kagaya dito sa may Estero de Paco. Berde na ang kapaligiran, may mga halamang namumulaklak at mga prutas na namumunga. Malawak na ang lugar at wala na ring squatter.
Kukuha tayo ng water sample para malaman natin ang kondisyon, kung malinis na ba talaga, at kaya na mamuhay ng mga isda dito sa May Estero de Paco. Amuin mo nga, mabango ba yung tubig dito? Mabango, mabaho? Mabaho. Mabaho? May amoy. May amoy siya. Sige. Sige, bitawan mo. So, may amoy daw yung tubig. So, yan. Naglalaro sila rito. Lutulo at luha ni mga bata. Paglaro sila sa ilalim. Ayan. Nagagawa siya ng ano yan? Ano yan? Patatas? French fries? Sunog na. Baliktarin mo. Siya marunong nag-aaral-aral. Baka mag-ingat kayo, baka makasunog kayo, ha? Gusto mo yan ang sunog. Ngayon naman ay nandito tayo sa Estero de San Miguel sa May Mendiola. Pagpunta rito ay malinis na rin, wala ng squatter at may bonus pa na floating bridge para daanan ng mga estudyante. Makikita ninyo malinaw ang tubig at may mga isdang lumalangoy. Kukuha rin tayo dito ng water sample. Ngayon naman ay nandito tayo sa Manila Bay. Ongoing ang rehabilitation kaya pansamantalang nilagyan ito ng harang o bakod. Hindi tayo makakapasok para kumuha ng water sample. Kaya
Lalakarin natin at magbabanda tayo doon sa may bandang CCP o sa may yacht club. Walang kupas pa rin ang dulot na ganda dito sa may Baywalk. Araw-araw ang pagpunta o pagdagsa ng mga tao, Pilipino man o dayuhan. Lalong-lalo na ang sunset dito sa Manila Bay. Walang kasing ganda kumpara sa ibang bansa. Kay sarap pasyalan, tanawin at namnamin ang bawat minuto mo dito sa baybayin. Malilimutan mo pansamantala ang mga problema. At ngayon ay nandito na tayo sa may bandang CCP. At gagawin natin ang paraan para makakuha tayo ng water sample dito sa Manila Bay. Madilim na kaya dahan-dahan akong bababa para kumuha ng tubig. Ayan, meron na tayong water sample mula dito sa Manila Bay. Diretso na tayo dito sa pet shop sa mall para makahabol tayo ng buhay na isda. Ito ang mga Shunbunkin fish, single-tailed goldfish. Nabubuhay daw ito ng mga up to 35 years. Bibili na rin tayo ng fish food nila. Palalagyan muna natin sila ng oxygen para hindi sila mamatay along the way. Ito yung mga water sample na kinuha natin. Unang-una ay itong para sa Manila Bay. Tapos itong susunod naman ay yung para sa mula sa Estero de Paco. Ang susunod naman ay yung mula sa Estero de San Miguel. At maglalagay din tayo ng mga normal na water mula dito sa bahay. At ngayon ay ilalagay natin ang mga isda dito sa mga container at oobserbahan natin. Ayan, buhay na buhay sila at masigla. At bibigyan natin sila ng pagkain. So iiwan muna natin dyan at oobserbahan pagkaraan ng mga ilang oras. After 6 hours, binalikan ko ang mga isda at ito na ang kanilang mga hitsura. Hindi na gumagalaw itong sa Manila Bay. Pati itong mula sa Estero de Paco ay ganoon din. Habang masaya at gumagalaw pa naman itong mga mula sa Estero de San Miguel at yung mga galing sa normal water.
Estero de San Miguel at yung sa normal water ay ganoon pa rin. Buhay na buhay at lumalangoy. Mga kaibigan, ano po kaya ang dahilan ng agarang pagkamatay ng mga isda? Kung may idea po kayo o gustong iparating, please i-share po ninyo.